Tuloy-tuloy pa rin ang pagbangon ng mga sinalanta ng bagyong Ulysses sa Rodriguez Rizal. Gayon din ang pagbuhos ng tulong para sa kanila. Nakatutok si May Bermudez. Pagod na ang mga residente sa Kasiglahan Village Rodriguez Rizal sa pag-aakyat ng mga gamit para maisalba. Hanggang ngayon, balot pa rin ang putik at basura ang mga kalsada. Si Christopher Heng, 7 beses nang pabalik-balik para kumuha ng gamit na pwede pang mapakinabangan ng kanyang pamilya. Pagsubok lang to. Sa pangalawang pagbalik ulit nito, lahat ng gamit namin ilalabas ko na kahit ulan lang. Dinumog naman ng mga residente ang mga namimigay ng pagkain at relief goods. Ang iba kasi, ito pa lang ang unang beses na nakatanggap ng ayuda mula ng bumagyo. Ano yan, papa? Umaga, nag-aantay kami, puro staff. Di kaya po, wala na sa pila dahil hindi na maabutan. Ilang araw na nakalipas pero bakas pa rin ang pananalasa ni Bagyong Ulysses para sa mga taga Rodriguez Rizal. Ang mga residente dito nananawagan pa rin ng tulong, pagkain, damit, gamot, maging ayuda mula sa pamahalaan. Ang bahay namin po nag-iba po yung bahay namin. Ang anak ko po 4. Wala po kami makain. Ang grupo ni na Engineer Bernard Dimaano dumayo pa mula Dasmariñas, Cavite para mamahagi ng tulong sa mga taga Marikina at Rodriguez Rizal. Talagang medyo talaga ng damdamin. Dahil imagine mo, ang mga tao parang piyesta, nangangailangan talaga ng tulong. Ang pamilya naman ni Jobert Ventunaso, pinili ring mamahagi ng tulong ngayong araw ng Linggo. Siyempre, nakita namin yung sitwasyon, mahirap talaga. Sa aming pag-iikot, tumambad ang mga nakalutang na patay na alagang hayop na hanggang sa ngayon ay hindi pa natatanggal. Sa ilang bahay, talagang wala nang maisasalbang gamit. Ang dami nagsasabi, wag kami dito pansinin. Ano kami, mga hayop? Yan ang totoo talaga. Wag na lang sa tao. Lahat dito nga nagpakatira. Wag ikatiwala ang pera. Kasi bulsa lang sila ang busog. Isinailalim na sa state of calamity ang Rodriguez Rizal. May Bermudez, Nakatuto, 24 Oras.